What's up mga kadiyo? Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Primulya at Pride Henry Teves, personal nang nagkausap. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na personal na nitong kinausap si former Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Sa isang media interview sa Department of Justice nitong hapon ng Martes, sinabi ni Remulla na nangyari ang pag-uusap bago ang bakasyon ng Semana Santa. Ayon pa kay Remulla, nais ng nakababatang Teves na linisin ang kanyang pangalan mula sa pagkakadawit sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Ragay de Gamo. He's in the process of trying to clear his name, that he was not involved. That he was not involved in this incident. He had no idea this was going to happen, and that he just wants to live in peace. He does not. He did not. Sabi niya, he did not in any way participate in any of these things that happened. Mababatid, nakasama rin si Henry Teves sa iniimbestigahan para sa De Gamo case. Samantala, hindi pa masasabi ni Remulla kung kailan maisasampa ang reklamo laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Binanggit naman ng kalihim na nanatiling nasa Cambodia si Arnie Teves. Kaugnay naman sa ikakasang investigasyon sa Senado hinggil pa rin sa De Gamo Slay case, tiwala si Remulla na hindi maapektuhan ng isang Senate hearing ang ginagawang investigasyon ng Task Force De Gamo. Sinabi naman ng kalihim na maaari nilang magamit sa investigasyon ang mga testimonya na lalabas sa resource person sa Senate inquiry. The senators know where to draw the line. I would trust them that they know where to draw the line, that they will not in any way it will not interfere with the investigation of the executive. They it's really policy that they're trying to create here. We can draw from there and make them a basis for further questions later on when the trial comes. Una dito, inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng magpatawag siya ng pagdinig sa susunod na linggo tungkol sa kaso pa rin sa Gobernador Ruel De Gamo case, kung saan isang itinuturing mastermind si Arnie Teves. Ayon kay de la Rosa, iimbitahan sa Senate hearing nila si Teves upang marinig ang kanyang panig hinggil sa mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi naman ng senador na maaari namang dumalo si Teves sa pamamagitan ng video conferencing. Sinigurado naman ni De La Rosa na hindi magagamit ang ikakasang investigasyon sa Senado para sa political agenda laban sa mga kalaban ni Teves. O mga kadiyo, ano masasabi niyo sa video na ito? Wala ba talagang kinalaman si Pride Henry Teves sa De Gamo case? Mag-comment down below sa inyong reaction upol dito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page mga kadiyo. Maraming salamat po at magandang araw.